Yo! What's up sa mga kamartes at sa mga ka-pawn shop ko dyan? Kumusta na kayo? Ako ulit Tito Beta Glassy. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na po kasi libre lang po yan. At pakalimbang na rin yung bell nyan sa baba para lagi kang updated kung may mga incoming uploads ako gaya ng mga i-share ko na ito and sanla update natin. And sa mga kamartes ko dyan, salamat sa non-stop supporting me, sa mga katsupang ko, sa mga datian pa rin na solid viewers ko. Ayan, salamat po sa hindi pa rin pang-iwan sa akin kahit nagkanda halo-halo na itong aking channel na to kasi nag-share na rin ako ng mga about sa mga celebrities. Ayan, so keep on watching till the end. Q&A! Yo! Welcome back to our vlog! So Q&A tayo ngayon, you know the drill. At dito pa rin ako maka gawa ng vlog, ayan, kasi gusto ko yung tahimik pag ganitong Q&A ang aking gagawing content para sa inyo, ayan, so maingay sa loob. So start na natin para may shoutout ko kayong lahat, okay? Sanla update, abangan nyo na lang po, and yeah, grabe ang mga ginto ngayon, ano, literal na ginto ang presyo, OMG, nagtaasan, parang umaabot na 600 to 1,000 and up pesos per gram ang itinahas ng mga, yung mga sinishare ko na pinagbibilan ko ng mga last. Grabe. So, start na natin. You know the drill, flex ko dito. Galing kay Ma'am Miriam Grace Gazeta. Shoutout sa inyo. Share niya ito. 3,321 po sanla dito sa amin. 18 carats sa Cebuana. OMG, ang taas. Thanks for sharing. O, ayan na sa mga ka-pawn shop ko ah. Viewers na po ang nagsishare ng kanilang sanla. Okay? 3,321. Shinare ni Ma'am Miriam. Thanks for sharing. Eto pa. Madam, bakit po ganun? Binili ko po alahas ko na 2.9 pero sinanla ko po siya kanina. Bakit 2.8 na lang po yung bigat niya? Ganun po ba binabawasan nila yung gramo pag asasanla mo na? Marami akong nababasa na ganito. Hindi po nagbabawas yung mga pawn shop, okay? And disclaimer, based on my experience, okay, magkakaiba po tayo ng experience. Kaya po, minsan, nagkakaiba yung timbang ng mga alahas natin is hindi po magkakapareho yung mga weighing scale. Minsan po, ang kulang talaga ang timbang is yung pinagbilhan natin. Di po ba? Marami na po akong na-share, na-vlog at na-i-haul sa inyo na binili kong alahas. Binili ko siya online, live. Nakita ko na tinimbang, it's like gaya sa'yo, nakita ko na binili ko siya 2.9. Pero pagdating sa akin, tinimbang ko sa aking timbangan is same sa'yo na ang lumalabas na lang is 2.8. Ganon po yun, okay? Hindi po sa pawn shop. Pero kung sure ka naman na binili mo na 2.9 and then may sarili kang timbangan at tinimbang mo na same na 2.9 and then dinala mo sa pawn shop is 2.8. Hindi po, basta alam ko is hindi sila nagbabawas. For what na magbabawas sila? Okay? Ganun po kasi marami na rin akong na-share and sa mga ka-pawn shop ko dyan, share niyo yung inyong experience, okay? Kasi marami na eh, yung binili ko ng 1.1, ganyan, pagdating sa akin, 1 gram na lang. So baka sa'yo is binili mo na 2.9 and then dinerecho mo sa pawn shop is 2.8 na lang. Hindi mo tinimbang sa iyong timbangan kung meron ka para ma-check mo mismo sa iyong sarili. So, depende po yan sa mga weighing scale. Pero pag sa pawn shop, hindi naman sila yung nagbabawas. Okay? Kaya, bumili rin kayo ng mga weighing scale nyo ng, para sa mga alahas para at least may idea kayo, may alam rin kayo. Okay? About sa inyong mga jewelry. Kasi maraming beses na ganun. Maraming beses na akong nabili, may nabili na jewelry online. And then, nakikita ko naman na tinitimbang nila. Ayan. Or yung iba naman is naka-indicate na yung timbang nung jewelry na yun. Pero pagdating is kulang ng 100 milligram. Yes. Mostly yung mga na-experience ko is kulang ng 100 milligram. So far, hindi naman yung mataas na 0.2 or 0.3. 0.1. Ayun. Okay. So, depende po yan ha, ma'am. Okay. Next is galing kay Winnie Rose. Ayan, maalat. Yung kwintas ko po, ma'am, may putol na
Tanggap po sa RD phone siya pero mababa lang po. Sa Villarica po ba tinatanggap kahit dinugtong lang? Pareho lang po ba ng presyo per gram? Salamat po. Okay, since hindi naman ako nagtatrabaho sa mga pawn shop or hindi ako affiliate sa mga pawn shop, is depende po yan sa mga pawn shop, okay? Yung may mga dugtong is tinatanggap naman yan kasi nga, nadugtong na, diba? Nahinang na siya, so tinatanggap yan sa mga pawn shop. And depende, in my case is may mga na-share na rin ako na pinawn shop ko na ganyan, may damage, may mga like may bawas, may nasira sa gitna, ganun is... same pa rin kung magkano yung sinishare ko na per gram is yun pa rin yung appraisal na pagkuha nila sa may damage na jewelry na yun. Okay? Kaya depende po yan sa mga pawn shop and sa appraiser na rin. And yung appraiser ng RD pawn shop is mababa is sa kanya yun. Try nyo sana dinala sa mga ibang pawn shop or ibang branch ni RD kung magkapareho sila ng kuha. Okay? Next is galing kay Charito na sayo. Gang anong oras ang Villarica? Ang alam ko is hanggang 5 PM po sila, okay? Thanks for watching. Next is galing kay Geraldine. Shout out to you, madam. Naku, di man lang tumaas, 3,000 pa rin. Ayan, so comment niya ito sa saan la-update natin ng Palawan Pawn Shop, okay? Hindi po tayo pare-pareho, may mga hindi pa nag-update na mga pawn shop or na late, ganun. Pero pag yung 3,000 na yan is okay pa rin yan, wait nyo na lang po na mag-update kasi hindi po talaga basta-basta na magtataas rin bigla yung mga pawn shop. Porket nagtaas rin yung mga gold sa market. Okay, wait nyo na lang po. Next is galing kay Christina Dandan. Shout out to you, madam. I always watch your vlogs. Keep the program update. I subscribe. Thank you po. Thanks for watching and subscribing to my channel. Na halo-halo na nagkandag gulo-gulo. Charot. Thank you po. Okay, so next is galing kay P. Dating. Shout out to you, ma'am, sir. Yung Cebuana po, may binabawas pa na insurance pag nagsasanla ka. Pag pinalis mo po ang insurance, babawas din nila appraisal ng alahas mo. OMG, hindi po. First time niyo po ba? First time niyo po, ayan. Hindi po, yung insurance po na yan is... Kung ayaw niyo pong mag-avail is huwag niyong i-avail. Ayan. Hindi nila yan binabawas sa appraisal. First time niyo po siguro kaya ganyan yung sinabi niyo. Hindi po. Kung avail kayo ng insurance, ganito, ganyan, ganyan. Siyempre parang may mga commission sila dyan or may mga ano-ano sila dyan. Sabihin niyo lang po na hindi po. Hindi po ako mag-avail. Ganun lang po yun. I-decline niyo siya. Hindi naman nila binabawas yan sa appraisal. Huwag kayong piperma sa pinapamperma nila na insurance. Kasi yung mga ibang staff is ganun sila katalino. Ewan ko may mga parang commission sila yata dyan. Kaya minsan pag nagpo-punch up tayo is ganun. Avail ka na ng insurance, ganito, ganyan, life, blah, 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 blah. Ayun. So, sinasagot ko na lang yun na, ay, hindi naman ako, di ba, yung ma-accidente ka or yung may mamamatay, ganun. Kasi hindi ako nag-avail ng ganun. So, pwede nyo po yung i-decline yan. Hindi naman yung compulsory, okay? Ayan. So, hindi yan compulsory. I-decline nyo yan kung pinipilit sa'yo, okay? So, next is... Galing kay Rundi Reyes. Ayan. May nag-comment kasi tayong mga ka-pawn shop. Villarica 3.8 per gram ng 18 carats. Sigurado po ba ito? 3.8 lang din per gram ng brand new. Pantay lang sila. Haha. Yes po. Depende po yan talaga sa mga pawn shop. May mga ganun po talaga. Kaya nga may mga pa-update ako ng mga pawn shop thing. Kasi... May mga ganun na makachamba ka lalo na yung mga nag-i-invest, naka-invest ng mga alahas noon. Yes po, may ano na mas mataas sa pawn shop. Yeah, tama ba yung sinabi ko? Basta ganun po. Ayun, basta ganun po. Mostly, maraming nagko-comment dyan na nagsasabi na 3.8 per gram na ng 18 carats kay Villarica. Kasi last time, yung aking engineer sa inyo na per gram ng 18 carats is pumapatak na 3,200 and up.
may 3-3, ganyan. So, kung nagtaas sila ng about 500, pwedeng-pwede po yun, sir, talaga. Kaya sabi ko sa inyo, try nyo po mag-visit na rin sa Villa Rica kasi ako hindi pa, okay? Medyo naglaylo muna ako kay Villa Rica due to marami na pong test mark yung mga alahas ko. Test mark na dot mark, tuldok, marami na po kasi talaga. Kahit same na alahas yung aking ipapa-appraise, is same pa rin, tinutuldukan pa rin yan. Ang dami na siya, ayan. Mga hindi na virgin ang aking mga alahas, charot. Ayan, so abangan nyo na lang po and try nyo po dumalaw rin sa Villa Rica and try your experience here. Comment down below na lang po, okay? Thanks for watching. Next is galing kay, marami pa tayong oras, hindi pa ba tayo lobat? Ayan, nag-iingay na naman yung mga puppies outside. Galing kay Ma'am Lucille Martinez, dito sa Dumaguete po, nang sanla ako sa Palawan, 3,300 na po per gram nila. Hey, congrats! So at least dyan sa Dumaguete is nag-update na si Palawan ng appraisal rate nila. Thanks for sharing. Oh, 3,300 sa Dumaguete, Palawan Pawn Shop. Okay? Next is galing kay Jerome Tiamson. Shout out to you, sir. Lahat po kaya ng Villa Rica Pawn Shop, 3,800 ang program sa Sanla. Sa Sanla 18 carats. Tama ba? Ayun, so depende po, gaya nung sinabi ko kanina kay Sir Rondi, kasi hindi rin siya makapaniwala na halos pumantay na sa presyo ng per gram. Case to case basis yan, so try nyo na lang po mag-visit rin sa Villa Rica, malapit sa inyo, and pagka-comment down below kung magkaano ang kuha nila ng 18 karat sa inyo, okay? Ayun, so abangan nyo na lang po yung next na Sanla update natin. Next is galing kay Maxel Fenes. Ayan, so shout out to you, sir, ma'am. Paano po malalaman na hindi fake ang gold? Okay, so maraming tutorial ngayon din dito sa YouTube kung how to spot a real gold. Ayan, pwede nyo pang i-search yan at kayo na mismo ang magdi-DIY sa inyong alahas. Or para make sure na lang is diretso nyo na lang po sa pawn shop. Pa-appraise yan kasi libre lang po magpa-appraise sa pawn shop. Pwede nyo pa-check lang kung legit ba ito na alas or gold-plated or fashion or fake whatsoever. Ganun po, okay? Para make sure kasi kahit magtuturo ako ng paano malalaman and then mamaya magtatanong ka rin na ganito, ganyan, ganyan. Kasi kailangan maraming, kailangan mag-magnet test ka rin, acid test, ganyan, and so on. Okay? Diretso nyo na sa pawn shop. Okay, so next is galing kay user. Ayan, so last na natin ito, ha. Abangan nyo na lang po yung next Q&A natin kasi continuation na kasi mahaba na ito. Ma'am, tanong ko lang kung magsasanla ba per grams. Kung magsasanla ba per grams ba tutubusin? Hindi po, okay? Lagi ko itong sinasabi kasi baka may mga staff dyan ng mga pawn shop na nanonood, charot. Baka lang naman is, sa mga pawn shop is hindi po sila per gram, okay? Pag nagpapa-appraise tayo, nagsasanla tayo, is hindi po sila nagbibigay ng pricing ng per gram. At pag tutubusin, hindi rin po per gram, okay? Per piece po, per piece sa mga pawn shop. Ako lang po yung nagbibigay ng mga per gram na sanla update sa inyo, okay? Kinukompute ko lang po yan para makuha natin yung per gram. Pero pag tutubusin nyo is per piece po yan, hindi per gram. Okay, so that's it for today's vlog. Abangan nyo na lang po yung next. Thanks for watching and you know the drill. Comment down below. Bye-bye and God bless.